Ang susunod natin pong kaso ay may kinalaman sa... Hindi ko kayo tinatakot, hindi po ito cruise para sa aswang. Ex na magkasintahan dati na hindi po maka-move on, hindi po maka-get over, hindi po matanggap ang bagong sitwasyon nila ngayon. Kaya humihingi ng tulong ang isa sa kanila at papasok tayo sa eksena para subukang mapag-ayos sila nang magkanya-kanya na at maka-move on na, maka-get over na. Sherry, paliwanag mo sa atin. Yes, Idol. Tama po kayo dyan. Itong susunod po nating sumbong at action, Idol, ay para po sa mga hindi pa nakaka-move on sa kanilang mga ex. Mukhang hindi pa daw po nakaka-move on itong ex-live-in partner na si Celerino Mercado Jr. Na si Ruby Jane Balaoy. Hindi daw kasi niya tinatantanan nito at patuloy daw po ang paninira nito sa kanya. May anak din sila, Idol, and the willing naman daw po si Celerino na ibalik kay Ruby yung kanilang baby. And may bagong girlfriend na daw po si Celerino and consistent pa rin yung panggugulo ni ex. Makakausap niyo po via phone patch si Celerino and via Zoom naman po si Ruby, Idol. Magandang hapon po, Sir Celerino. Magandang hapon dito, Sir Apitol. Okay, kayo po ang nagreklamo dahil hindi makamove on ang inyong ex na si Miss Ruby Jane? Opo, parang ganun po yung ginagawa niya. Kumbaga hanggang ngayon, love na love pa rin kayo ni Miss Ruby Jane? Opo. Ayaw kanyang pakawalan? Parang ganun na po. O ayaw mo niyan? Macho, dating mo, ayaw kang pakawalan. Wala na po talaga eh. Ay, ikaw nang ayaw? Ako na po, umayaw. Oh, matanong ko lang po, bakit umayaw ka na? Oh, nakikita ko to si Miss Ruby Jane. Aba, ba't mo pinakawalan niyan? Ganun kaganda. Ano nangyari? Ano po kasi sa pagkasama namin, ang dami na kayong pinagdaanan na hindi maganda. Tulad ng? Sa una po, tulang taon. No, kung kalawin sa pagkasama namin, yung mga sumunod na taon to, parang hindi na po masyado maganda yung nangyayari po sa pagkasama namin. Ilang taon ko kayo nagsama, sir? 7 years po. Wow, sayang. May baby ho kayo? Meron na po. 5 years old po, lalaki. Uy, kawawa naman si baby. Basta na lang na ayaw mo na, ganun lang. Paano si baby? Hindi naman po namin pag-usapan ito po sa bata. Willing naman po kung ibigay sa kanya. Hindi po yung pinakuha sa akin. Gusto ko lang po ibalik konti yung nakaraan. Baka kako eh magbagong isip ang isa sa inyo. Paano ba kayo nakakilala, sir? Pinagtatrabaho ko po. Ano pong trabaho nyo dati? O hanggang ngayon? Bodeguero po sa isang ano, company. Okay. Bodeguero, okay. Warehouse man. Si Ma'am Ruby Jane? Ano po siya? Tendera po sa company. Tendera at bodeguero, okay. At paano mo siya niligawan? Paano mo siya nakilala? Hindi ko po alam. Magkatabi lang sir. Kasi ito yung bulay namin sa kanyang company. Sino ang unang gumawa ng first move? Ako yata po. Tapos, nung niligawan mo si Ma'am Ruby Jane, pinangakuha mo ng langit at lupa. Tapos ngayon, pakakawalan mo. Ganun naman talaga lahat ng lalaki pag nanligaw sa mga babae. Hindi naman literal. Kumbaga, ipapangako yung langit at lupa. Meaning, ibibigay ko lahat, gagawin ko lahat, mapapakabait ako, mamahalin kita, hindi kita sasaktan, etc., etc., etc. Yun ang ibig sabihin, langit at lupa. Diba? Sa party po, nagawa ko naman yung... Nagawa pa lang ko naman po yung kasama niya sa buhay. Ginawa ko naman po yung part ko. Kaya lang, hindi niya ginawa yung part niya. Opo, parang ganun po yung ano nangyari sa amin. Ma'am Ruby Jane, magandang hapon sir. Po ma'am. Magandang hapon po sir. Sir, ang totoo po talaga yan sir, ako po yung unang relasyon niya. Nagulat po ako sir, na nalaman ko na may babae siya na almost 2 months pa lang po ako dito sir. Nalaman ko may babae na siya, dinala niya pa sa bahay. Andun yung mga anak ko sir. Nagulat yung anak niyang panganay, bakit niya dinala doon yung anak ko? Pinapakita niya pa yung mga ginagawa nilang kagagawa. Eh, doon po ako nasasaktan, sir. Tapos yung mga kasama niya sa bahay, gulat na gulat. Sino yung babaeng yan? Pati yung anak niyang pangalay, nagulat. Isabi ng kapatid niya, sir, ng lalaki, bakit mo pa kasi dala-dala yung babae yan dito? Alam naman nila, sir, na magkasama kami. Okay yung relasyon namin, sir. Umalis ako, okay kami. Wala kaming problema. Nagpa-dispedida pa kami noon. Sayang-saya kami noon. Nagulat ako, sir. Bakit, sir, ginawa niya sa akin noon ng ganito? Ako yun ang sasacrifice kasi mahalaga ko ang pamilya ko, mahal ko yung mga anak ko, mabigyan ko na sana magandang kinabukasan. Tapos ito pa yung igaganti niya. Opo sir, aminado po ako sir, nagawa ko yun, yung babae, sinachat ko yung mga kamag-anak niya. Kasi gusto ko po malaman, i-confirm po na sila ba talaga. Opo sir, totoo sila nga talaga. O sa akin, babalik na rin nila ako, ipapatulong ko nila ako. So anong rason sir? Kaya nagulat ako, ako na nga yung bihado, ako pa yung mali. Ginawa ko yung obligasyon ng bilang isang ina. Ang problema kasi sa kaya, kung na-question nga yung pagiging ina ko, aalis ba ako ng ibang bansa?
magsasacrifice ba ako? Ang sakit-sakit sir na yung anak mo iniwan mo sa Pilipinas, dapat siya nandito, hindi ako. I agree. Para sa akin, ano, dapat yung mga lalaki pupunta sa ibang bansa at yung babae na iwan dito. Sa sitwasyon niyo po, baliktad. Cecily Rino, ano bang pinakareklamo niyo, sir? Gusto ko lang po naman matibig yung ginagawa niya, yung palimira niya sa Facebook, yung sa bago kong girlfriend. Wala namang ginagawa sa kanya, nalalangit na. Pag ito magbubo na lang kami para tapos na. Akala ko tapos na yung usapan namin. Wala po ako sinasabi kahit ano sa kanya. Wala okay. Po akong palimira na ginagawa. Nananahimik po kami. Nananahimik na po ako. Kasi ayaw ko na din ang dulo eh. Hindi ba kayo nagkaroon ng formal separation? Basta na lamang po nyo tinalikuran itong si Ma'am Ruby Jane? Wala, nakalis na po siya eh. Pero sorry sir ha, kasi narinig ko sinabi po ni Miss Ruby Jane, habang siya po'y nasa ibang bansa, thinking na ikaw ay naiwan dito, taalagaan mo yung baby ninyo, eh, ikaw po'y naging salawahan at nagdala ka pa ng babae dun sa tinitirahan nyo. Napakasakit nga naman yun sir, kung tutuusin. Sobrang sakit po yun sir. Bakit niyo po nagawa yun? Matanong ko lamang po sir. Bago pumasok sa isang ano, relasyon, tapos lang po kaming dalawa. Ayaw niya lang po talaga tumayan. Bakit po natapos na kayo bago kayo nakipagrelasyon? Eh sir, nasa ibang bansa siya tapos iniwan niyang baby ninyong dalawa sa iyo at ikaw po ay nagdala ng babae doon po sa tinitirahan niyo. Eh kung tapos na po kayo, sana sa ibang bahay niyo po ginawa yung kababalaghan, hindi po yun sa tinitirahan niyong dalawa. Naabutan po siya ng lockdown dito. Hindi naman, wala po siyang mapupuntan kasi naabutan niya po siya ng lockdown. Ano? Alam mo ikaw, napakaano mo, bakit mo ko binabaliktad? Ano bang ginawa ko sa'yo? Anong inabot ang lockdown? Noong December, dinala mo na yung babae dyan. Andyan yung mga anak ko. Yung anak ko umiyak nun, di ba? Tama, di ba? Noong nagkasakit yung anak ko, saan ka nun? Di ba? Nasa babae ka, di ba? Ayan, babae mo sabi niya, tutulungan tayo magkaayos. Anong ginawa niya? Bakit na natili niya pa rin sa'yo? Kasi sa kanya, hindi mahalaga sa kanya ang pamilya. Ang iniisip niyo, yung kararaw sa'yo yun ang iniisip nyo. Eh yung babae mo, di ba? May anak yan, di ba? So asan ang anak niya? Di ba? Nasa ex niya, di ba? Dapat nasa pwede niya yung anak niya kung ano siya, kung nagpakananay talaga siya sa anak mo, sa anak niya. Eh bakit ganun? Bakit binabaliktad niyo ko? Tapos ngayon ako ba yung mali? Saan ako nagpupula sa'yo? Sabihin mo sa akin ngayon na saan? Diyon, tinutulungan kita maghanap buhay kasi alam ko yung pakiramdam na isa na naghanap buhay dahil yung saan mo hindi sapat kaya umalis ako para magkaroon pa ng sariling bahay. Yun yung hangat ko. Sasabihin mo sa akin, mukhang pera ako. Hindi, totoo yan. Kung mukhang pera ako, dapat kaya kong buhayin sarili ko. Iniisip ko, minahal ko yung anak ko. Nang yung pangalan mo, kasi hindi ko siya anak. Minahal ko ng sobra, higit pa sa iyo. Alam mo yan. Alam na alam na napakarami kung ano ginawa mo sa akin. Tapos ang babae mo, ang kapal pa ng mukha. Sinuot niya yung damit ko, walang pahintulot, ang higaan, di ba? Diyan tayong gumagawa na ano, di ba? Hindi niya pa naisip ang sabihin niya, may ano siya. Sasabihin niya, alam niya limitation niya, saan ba na ang limitation niya? Sabi mo sa akin, dapat ako mas tanggap po pa na dapat bukod na lang kayo, hindi diyan. Kasi pinapakita mo yung kagagawa mo, malaking operation sa bata, hindi yan maganda sa bata kung anong ginawa mo. Cecily Rino, wala na ubang pag-asa na magkabalikan kayo sa mga narinig ko po. Mukhang walang kasalanan po si ma'am. Kayo po ata may problema. Baka pwedeng give it another chance para po sa baby ninyo, 5 years old. Sir? Wala na po tapos na po. Wala na po talaga? Wala na. Matanong ko lang sir, bakit? Kaya wala namang pala kasalanan si Miss Ruby Jane. Pasensya na sir ha. Ito po ay para sa bata. Ginagawa ko to hindi para kay Miss Ruby Jane, kundi para sa bata. Ano pong reason bakit wala na pong pag-asa? Ano naman po sa tarihin niya kung anong pinagagawa niya nung kasama kami. Tulad ng? Hindi po siya nag-alaga sa anak namin. Eh paano siya makaalaga na nasa abroad po siya to provide hindi for the family? Nung di pa siya nakakaalis po, nung nandito pa siya sa Pilipinas, bago lang po siya sa ano eh, sa Singapore. Ulang-ulang pa lang siya. Alam mo sir, pasensya na sir. Mababaw yan sir eh. Ang kadalasan sana, mabibigit na dahilan kung bakit nagkakahiwala yung mag-asawa o mag-live-in partner ay, kunya si babae man sir, ang pinag-uusapan na, si babae na lalaki, si babae lasinggera, sugarol, adik, walang ginawa kundi palagi na lang ay gumigimik. Mahilig magtungo po. Oh my God! Mayroon magsugal. Okay. Hindi po totoo yan, sir. Sinungaling po yan. Gumagawa lang kasi ng pinto yan kasi yung pagmamahala nila sa riwa pa. Siyempre, masusuportahan niya yung isa kasi nagsasama na sila. Ang kapal ng mukha mo. Magagawa mo ko ng kwento. Anong nagsusugal ako? Itanong niya sa kapitbahay mo. Yan sa may ano, itanong mo. Huwag kang gumagawa ng kwento. Tinutulungan kita sa maghanap buhay. Diba sasabihin mo sa akin, hindi ko alaga anong anak mo. Siyempre, pumapasok ako kung alas 5, pumapasok ako sa MMDA, umuwi ako ng ano. Sasabihin mo sa akin, hindi, kasalamat nga tayo kasi may nag-aalaga. Ang mahalaga doon, nagtutulungan tayo sa future ng mga anak mo. Yung lip, ang iniisip ko, ang pinapairal mo. Akala mo maganda niyang ginagawa niyo?
Hindi! Kasi kayo ang babae, di ba? May dating shoota yan, di ba? May anak din yan sa una. O bakit siya sumama sa iyo? Ayang babae, 23 pa lang yan, di ba? Ikaw 38 na, di ba? Hindi ba siya nag-alinglangan na may obligasyon ka? Pumatol pa siya sa iyo? Kasi mapariho kayong malilip. Yun yung ano, totoo. Ako yun napapakahirap dito, Diyos. Ako yun ang sasakripisyo, Diyos. Bakit gano'n ang kadali? Tinapo mo yung 7 years na pagsasama natin na hindi naman talaga nag-aaway. Ano ba bang gusto niya? Tinulungan ko na nga siya lahat-lahat. Ang gusto niya, sir, na mangyari na sana A, mabuo ulit yung inyong pamilya, and then B, na give it another chance kung ano man yung mga kasalanan niyo sa isa't isa, kalimutan muna para makamove on na kayo and start a new life with your baby na 5 years old. Sir, ano yung pangalan ko sa buong angkan niya, buong angkan ko, mga kamag-anak ko, wala nang, ano doon, sinira niya na yung pangalan ko sa buong pamilya ko. Ano pang paninira ang ginawa, halimbawa, sir? Kasi ito yung reason kung bakit nagreklamo sa amin si sir. Anong paninira, sir, halimbawa? Example, sir. Nanan ng babae daw ako. Which, totoo naman. Ano nangyayari? Okay, totoo naman. Number 2, ano pa? Nagsagalit na galit sa akin yung pamilya niya. Di ko alam kung ano yung pinagsasabi niya doon. Pinagmumura ako sa cellphone. Hindi, sir, sabi yung paninira na ikaw ay ng babae, which totoo naman. Ano pa yung pangalong paninira? Di ko alam kasi baka kapatid ko nagalit sa akin. Di ko alam kung ano mga sinabi niya doon. Eh, siyempre, sir, kaya nagalit siyempre yung mga kapatid niya dahil nakita nila yung kamag-anak nila na api. Di ba? Kahit na siguro ikaw, sir, balik tarin natin yung sitwasyon. Di ba, sir? Ikaw ay inapi, sir. Okay, ng partner mo. Eh, siyempre, sino kakampihan ng kamag-anak mo, di ikaw na naapi. Di ba, sir? Di naman nila alam kung kami naman nagtama, di naman nila alam kung ang tunay na ugali mo. Oh, my God. Oh, amen. Sir Celerino, kasama mo ba yung girlfriend mo dyan ngayon para naman magkaroon ng closure? Baka pwede makausap ni Mr. Kaya, DJ. Kaya ayoko na, sir, attention po. Kaya ayoko na po makipagbaligyan dyan. Grabe, pag nagmuraan talaga, hindi na talaga kahit karaman ng bata, nagmumuraan po. Ay, dapat po, wag. Huwag nagdama yung bata. Oh, my sir, God. Sir, ang bata ko ginagawa. Anong pangalan po ng bago niyong girlfriend, sir? First name lang. Si Helen po. Nandito po siya. Ma'am Helen, magandang hapon po, Ma'am Helen. Hello po. Good afternoon po. Gano'n na kay katagal ni Sir Celerino, Madam Helen? 3 months pa lang po. Okay. Kayo ba ni Sir Celerino, hindi na talaga maawa? Tuloy-tuloy na po yung inyong relationship. Sinabi ko naman po dati sa kanya. Kasi huli ko na rin po nung nalaman nung nag-chat yung babae na yan. Nag-chat po sa akin na bakit daw po ako pumatol sa may asawa at anak. Eh wala naman po akong alam na may asawa at anak ito. Nung kinumpronta ko po siya, nung nag-chat siya sa akin. Mm-hmm. Tapos nakipaghiwalay po ako sa kanya. Sinabi ko po, kung pwede, maayos pa po yung problema nila. I-settle nila hanggang maaga pa. Kasi po ako, sa akin po, wala na rin po kami ng live-in partner ko dati. Hiwalay na rin po kami. Okay. Sabi ko po, kasi sila po, bago lang daw naghiwalay, nung November lang, eh naging kami po, mga katapusan na po ng December. Sabi ko, ayusin na lang po nila. Ngayon, sabi ng lalaki, ayaw na din po niya sa babae. Sabi ko, eh bahala kayo, basta... Sabi ko, ginawa ko na yung part ko to save your relationship, sabi ko. Ayaw okay. Na din po yung lalaki. Paano kayo nakakilala, madam, ni Celerino? Ano pa ako, isa po akong cashier sa canteen po sa site. Mahilig ko pala siya sa mga ano, no? Cashier, tindera, yun ang mahilig niya, no? Eh, na-fall in love po siya sa inyo. So, Ma'am Helen, nag-uusap na ba kayo ni Ma'am Ruby before? Kinausap po na po siya before kasi po, kanay po yung chat niya sa mga kakilala ko sa Facebook. And then, nag-send naman po sa akin, sinasabi nung pinagsasabihan niya na nag-chat-chat siya doon, kung ano-ano yung sinasabi. Ay, sinasabi naman po sa akin nung mga chinachat niya, ayaw doon nila makialam. Tapos, ngayon, hinihingi ko po yung ibang pinag-chat-chat niya, na-delete na daw po nila. Nagkikita ko na, Ma'am Helen, kahit hindi kita kilala, mukhang sincere po yung mga sinasabi nyo. Lalo pa kung totoo yun na hiniwalay mo muna si Celerino para pag-usapan yung problema ni Ruby. Sinabi ko po yan kay, ano, totoo kay yun. DJ. Sabi ko okay. Sa kanya, sinabi ko po yan sa kanya before pa. Sabi ko, sinubukan ko na ayusin yung relasyon nyo. Kasi sabi ko, ayoko makasira ng relasyon nyo kung talagang kayo. Sabi ko, kasi sinasabi niya, sinira ko yung relasyon nila, kabit daw ako. Tinanong ko siya kung kasal sila. Sabi ng lalaki, hindi naman daw. Sabi ko, paano naging kabit ako? Eh, pinupost ng babae sa Facebook, nakabit ako. Pinagkakalat niya sa Messenger, nakabit ako. Pero ma'am, si Celerino, nung niligawan ka niya, hindi niya sinabi na meron siyang baby kay Ruby Jane? Hindi po. Nalaman ko po nung nag-chat yung babae na yan. Tapos kinumpronta ko po siya. Doon na po rin siya umamin. Sabi ko, bakit hindi mo inamin sa akin agad? Sabi niya, natakot daw po siya kasi... baka daw hiwalayan ko siya. Sabi ko, wala namang problema kung inamin mo sa akin una pa lang eh. Kasi sabi ko, naging totoo naman ako sa'yo. Inamin ko namang may anak ako.
Ma'am, gusto niyo pong kausapin si Ruby Jane para ayusin na natin to? Who knows? Baka maayos natin to, makamove on ang bawat isa inyo. Ma'am Ruby Jane, ako po'y namamagitan lamang dito. Ang gusto ko sana, maayos na lamang po to. Kung pwede, makamove on na lang po kayo. And then, pag-usapan na po natin after this, yung kapakanan po ng baby. And you have the upper hand dahil kayo po bilang nanay at hindi kayo kasal, biological mother, and then below 7 years old yung baby, definitely mapupunta sa inyo yung baby. Ayan po'y isang malaking konsuelo. Now, you want to talk to Ma'am Helen? Pinalaan na kita dati. Ginawa ko na yung part ko para maayos yung relationship nyo. Kasi pinagkakalat mo sa messenger kung sino-sino yung pinagchat mo na friends ko sa Facebook, nakakilala ko, pati mga kapatid ko. Pati nga yung tatay ng anak ko, pinagchat mo. Ano pa bang gusto mo? Diba ginawa ko na yung part ko para maayos yung relationship nyo? Tapos sabi ko sa'yo, itigil mo na yung pagkakalat mo sa Facebook, nakabit ako. Buti sana kung legal married kayo, eh hindi naman kasi kayo kasal. Ba't mo tinatawag na kabit ako? Oo, aminado ako, nagawa ko yun dahil sobra akong nasaktan sa ginagawa nyo. Kahit sino din naman yun ang magagawa, eh syempre, kinukuport ako kung sino ka ba talaga, bakit? Dahil sa ginagawa nyo, kasi alam mo palang may asawa siya o nalaman mo may asawa siya, anong ginawa mo? Bakit nanatili ka pa rin sa kanya? Bakit ayaw mo umiwas? Kasi love mo siya. Kasi kung hindi mo siya mahal at alam mo may ano siya, dapat umiwas ka, dapat lumayo ka. Diba? Tama ako, diba? O tapos nung naghiwalay kami, sumama ka pa dun sa bahay? Tapos sinuot mo pa yung damit ko, no? Wala kang konsyelo. Totoo, diba? Tapos sabihin mo, alam mo yung limitasyon mo? Andun yung mga gamit ko? Yung mga hinigaan nyo, diba? Halino yan, diba? Sa akin? Tapos sabihin mo, ano? Tapos nabalik na rin mo ako. Ma'am, gusto niyo sagutin yun po. Ma'am Helen, may point nga naman siya. Ang sinasabi niya, nalaman mo na meron na palang partner itong si Celerino at may baby na sila, pinagpatuloy mo palang relationship, number one. And then number two, yung mga damit niya po, sinuot ninyo nang walang paalam at doon pa talaga sa kama nilang dalawa. Anong mga damit? My God, may delikadisa naman po ako sa sarili ko. Anong damit yung pinagsasabi niyang sinuot ko? May mga damit naman po ako dito. Tapos yung sinasabi niyang nakipaghiwalay po talaga ako dati sa lalaking to. Tapos yung sinabi ko pong para ayusin yung relationship nila, pero ayaw na rin po ng lalaki kasi November pa lang po nung naghiwalay sila, nung naging kami po, mga bandang katapusan na po ng December. Tapos yung sinasabi niya, sinusuot ko yung damit niya, naku po, hindi ko po yung magagawa. Oy, sinungaling ka, nakita ko sa TikTok, sinuot mo yung damit ko. Sa TikTok? Hindi, ikaw ang sinungaling, opo sir. Anong ginawa niya po? Sumayaw sa'yo, suot yung damit niyo? Nandano siya sa lamin siya, nag-ano siya, para akala mo kung sinong berhen na ano. Anong klaseng damit po yun, ma'am? Ma'am Ruby Jane? Ano po yun, sir eh. Kasi sinusuot ko din yun, sir, yung damit na Canada po ata yun, sir. Ano pong klaseng damit po yun, ma'am Ruby Jane, para masabi mo sa kanya? Oh, yan. Kulay green po. Ano po, long gown, mini skirt, below the knee? Wala naman po sa aking problema yun, sir. Ang akin lang po, sir, respeto lang ka mo. Yung green po na sinuot ko sa TikTok, eh damit po yun ng lalaki na binigay sa akin kasi hindi na po siya sa kanya. Binigay niya noong December. Sino sasabihin niya hindi kasi wala ako dyan? Eh, hindi naman po ako nagsusuot ng mga damit niya. May damit naman po. Teka muna. Ano, ang damit kay lalaki? Ano, palda? Ano ba to? Palda, skirt, or shirt? Long sleeve? T-shirt lang po, sir. Ah, okay. Akala ko kasi palda tapos sinuot ni lalaki. Okay. So, okay. Ang daming puro my God. Pati sigat, nadadami rito. Please, wag muna kayo mag-oh my God. Wag mo idamay yung juice. Hindi siya kasama dito. Oo nga naman. Ano po dyan? Expression ko na yan. Huwag kang masyadong magmamalinis sa sarili mo. Bakit? Natatakot ka ba na buong angkan mo malalaman kung ano ginawa mo, kung ano pinasok mo? Natatakot ang malaman nila? Diba? Tama ako, diba? Kaya ngayon pinuputok ng butchi mo? Agad wala ba akong karapatan magsalita about sa'yo? Kung ikaw ang nasa pakiramdam ko, ano pakiramdam mo? Pero Ma'am Ruby Jane, masakit man po itong sasabihin ko Ma'am Ruby Jane, pero ito po yung katotohanan, since hindi po kayo kasal ni Sir Celerino, wala ho talaga kayong magagawa, wala ho tayong pwede maikaso kay Sir Celerino maging dito kay Ma'am Helen because hindi ho kayo kasal. Kung kasal po sana kayo, napakabilis pong habulin tong dalawa. Sorry Ma'am, ito po yung masakit, pero sasabihin ko na rin, masakit po na tinatawag niyo pong kabit si Miss Helen na hindi po pwedeng tawagin kabit dahil hindi man kayo kasal ni Celerino. Kung kasal kayo, then tama lang yung tag na kabit. Opo, sir. Kasi pareho kayong girlfriend, kung tutusin, ex-girlfriend ka at itong si Helen, new girlfriend. Opo, sir. Ngayon, ma'am, kung talagang ayaw na nilalaki,
ang akin pong advice, payo ko po ito para sa akin po, mukhang walang kwentang lalaki naman talaga ito. Mag-move on ka na lang, ma'am, at concentrate ka na lang sa baby ninyo. Okay sa'yo? Sir, pwede po ba ako makahingi ng pabor, sir? Sige po, madam. Sir, kung alibawa po, sir, magkuha ko po yung anak ko, sir. Gusto ko, sir, na yung lalaki, sir, magsustento siya, sir, sa anak ko. Nasaan ba yung anak niyo po, ma'am? Nasa kanya o nasa'yo? Ano po, nasa kanya po yung anak ko. Ayaw ko kasi makahingi yung anak ko, sir, na ma-adapt niya yung ugali ng tatay niya. Kasi okay. Nakilala ko yan si Celerino, sir. Kung ano ginawa niya noon sa asawa niya, ginawa niya rin sa akin. Ngayon, kung bagay yung babaeng kakasay, pangatlo na yan. Teka muna. Wait a minute. So, nung makilala mo itong si Celerino, alam mo pala na may asawa to? Hindi rin po, sir. Hindi rin po, sir. Kasi hindi niya rin po sinabi sa akin noon, sir. OMG! Ako naman ngayon. Teka muna. Celerino! Saksakan ng pagkasinungalin palagi. Ma'am Helen, nakita mo na? Ginawa niya ito kay Ruby Jane, ginawa sa'yo, gagawin niya ulit sa'yo to. So, baka magulat ka na lang one day, isang araw, meron na lang tatawag sa'yo na isang babae at magdadadakdak at makakaaway mo dahil iniwan ka na ni Celerino. Or one day, isang araw, magugulat ka na lang, iniwan ka na ni Celerino dahil siya ay meron ng bago. At ang sasabihin ni Celerino doon sa bago, na wala akong girlfriend at i-deny ka niya kahit na may baby na rin kayo. Nagigets mo yan, Ma'am Helen? Opo. May pattern na po yung kanyang pagiging sinungaling eh. Ang tawag po dyan, pathological liar. Sinabi naman po niya yun sa akin, yung unang asawa niya. Tapos sumunod po si Ruby Jane. Yung kay Ruby Jane po, wala po akong alam. Kaya nga, Ma'am, ang sinasabi ko sa'yo, halimbawa nagkaanak na kayo ni Celerino. Now, hindi mo alam, sa likod mo, ito'y mambababae ulit. At sasabihin niya doon sa babae niya na bago, halimbawa, ang pangalan is Petra. Sabi niya kay Petra na siya ay binata, na siya ay walang sabit, na wala siyang girlfriend at wala siyang anak sa iba. Kasi ginawa niya yon kay Ruby Jane at pwede niyang gawin ito sa'yo. Nagigis niyo ba yon? Opo. Ano na po siya ng kasal this coming September po. Ah, kakasal. Alam na din po yun ng mga kapatid niya po. Ah, ikakasal na pala kayo. Ma'am Ruby Jane, kakasal na raw sila. O sige po, masaya po ako. Pinagdasal ko naman po sila. Sabi ko sa kanila, o sige, ayusin yung pagsasama niyo. Sana tundukan mo na yung pagkababain mo. Kasi yung asawa ko, sir, nahuli ko din yan, sir. Nandyan ako, sir, nakapatong siya sa best friend ko. Oh, man. Huwag mo sabi, nididenay mo yan. Bakit? Totoo, di ba? So ngayon, napapakasal ka para yung baho mo, makapan mo. Ano ba to? Tom Cruise, James Bond, ano bang? O, di ba? Gusto niyo kakahiyan, di ba? Oh. Teka, lumapit yan. Ay, di sana, hindi tayo aabot ng ganito. Hindi mo malalaman yung pagkatao mo. Ito siya yung machong bodeguero. Aba, astig. Madam, Ruby Jane, so willing ka na mag-move on basta't yung baby kukunin natin. Sir, yung pong baby kukunin po ni Ma'am Ruby Jane. Kukuhanin po. Opo, kukuhanin. Correct. Very good. Alam mo po ano. Pero sir, kailangan sumuporta ka kasama sa pirma sa MSWD. Bibigyan ng kalapatan ni Ma'am Ruby Jane sa visitation na pwede mong dalaw-dalaw yung siguro yung baby. Opo. Sir, paano po yun? Ang gusto niya po kasi mangyari, kapag nandiyan siya, pupuntahin niyo yung kapatid niya, yun ang kukuha, dadalhin sa Mindanao. Eh wala kang magagawa kung dadalhin sa Mindanao, sir. Eh ikaw ang pupunta sa Mindanao kasi being the mother, having the sole custody of the child since hindi po kayo kasal, kung saan niya, kahit nadali niya po doon sa Mars, then kailan mag-hire ka ng rocket ship, pumunta ka ng Mars kung gusto makita ang baby mo. Problema sa akin. Kaya lang pong gusto kong maano. Oh. Mali mo po, sir, pagdating doon sa Mars, eh meron pong Mars siya na maganda ron, magugustuhan ka rin. At bababain mo. Joke. So anyway, okay na sa yung ganung arrangement, sir. Sir Celerino, kailan po nyo ibibigay yung baby? So pagharapin ko muna kayo sa MSWD para doon magkaroon ng tamang proseso at pirmahan. Ano po yun? Kapatid niya na lang pupunta dito? Saan ka ba ngayon? Nandito po sa papay ko. Yung baby, sir, pwede nang kunin niya kasama kami kung ayaw mo ibigay ng kusa. Ngayon, kung ibibigay mo kusa, maski kapatid na lang niya. Pero kung ayaw mo, kami po, kasama po yung reporter namin at saka MSWD, kukunin yung baby. Wala akong problema sa akin. Sige po. Ibibigay mo, sir. Opo. Pag nabigay mo nyo na po yung baby, and then mag-uusap po kayo sa MSWD tungkol po doon sa suporta. Tama? Opo.
Miss Ruby Jane, okay na po. Kukunin po natin yung baby. Tutulong po kami. And then, ibibigay yung baby sa'yo. And then, pag-uusapan nyo po sa MSWD yung suporta na ibibigay nitong si Cecil Rino. Ngayon, kung saan nyo po dalhin yung baby ninyo, kung halimbawa, dinala nyo po sa Mindanao, sa Visayas, eh, bahala si Cecil Rino kung gusto niya makita yung baby, pupunta sa Mindanao. Piling po ako, sir. Wala pong problema sa akin kasi ayoko din yung matagal siyang karapatan na bilang ama ng anak ko. Gusto ko pa rin, sir, yung anak ko. May komunikasyon pa rin siya sa tatay niya. Kasi ayoko lumaki yung anak ko, di niya kilala yung tatay. Sige, ma'am, para maging formal ito, so tinatapos niyo na po yung relationship niyo sa kanya. Meron ka hong panghuling mensahe kay Sir Celerino? Sana tutukan mo na yung pagkababae mo. Masaya ako. Magpapakasal na kayo. Sana wag mo nang gawin ulit-ulit, paulit-ulit yung ginawa mo sa akin. Wag mo ipadanas dyan sa girlfriend mo. Magiging matured ka. Magiging responsibilidad ka. Huwag mo paglaruan yung babae na akala mo laruan. Huwag ka mangulik siya ng bata. Kasi yan, nakikita ko sa'yo. Sige, sir. God bless po. May makasama ka ba na isang lalaki, sana gawin mo yung obligation mo sa isang lalaki, hindi yung na kung maulit sa'yo yung mga ginagawa mo. Sige, yun na. Now, ako naman po, ang advice ko po sa inyo, Ma'am Ruby Jane, seryoso na po ito, ano, stop nyo na po yung pagpo-post ng mga kung ano-ano sa social media at pagpupunta sa kanyang mga kamag-anak, pagsasabi ng mga hindi magaganda mga pananalita against him sa kanyang mga kamag-anak. Kasi ma'am, pwede kayo mabalikan niya sa cyber libel. Ayoko naman po mababaliktad ang mundo sa inyo. Kayo pa makakasuhan. Kayo na nga agrabyado. Kayo pa makakasuhan. Di ba? Pero yung ex ko, sir, nagpo-push din yan, sir, laban sa akin. Ma'am, kapag nagpo-push siya laban sa'yo, akong bahala. Andito lang po ako para sa'yo, okay? Opo, sir. Opo. Pero ito, ma'am, masasabi ko lang. He doesn't deserve you. Opo, sir. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Talagang it was not meant to be na kayo po'y tumagal. Dito pa lamang po, nagkaalamanan na at least isa palang baby nyo. Kaysa naman marami ng baby niyo tapos saka palang lumabas yung tunay na kulay, masakit na. Ito ma'am, naagapan. Although may sugat na, pero madali po, pwede na lagyan muna ng band-aid. Okay? Sige ma'am, tutulong po kami ma'am sa abot namin makakaya. Thank you po sir, maraming salamat po sir. Gusto niyo po makausap si Ma'am Helen para magkaroon ng closure? Ate, sorry po kung nasaktan kita, kung na-fuse ako, dala din ang sama ng loob ko yun. Sorry lang po, yun lang po. Ayan, Ma'am Helen, public apology po sa inyo. Napakaganda po yung ginawa niya. Talagang nilakasan niya yung loob niya, madamdam yung kanyang sinabi. Para lamang pa kapag bitaw ng public apology, gusto nang tapusin tong relasyon nila ni Celerino. Ikaw naman po, Ma'am Helen, ano po mensahe mo kay Miss Ruby? Sana po, ano, maging masaya na lang po siya sa buhay niya. Kung sa tingin niya sinira ko po yung pamilya niya, ako na po yung humihingi ng sorry din sa kanya. Okay, very well said. With that, ako po yung nagsasabi sa inyong lahat. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Stay safe. God bless. OMG! At least, naayos natin itong isang problema ng dating magkasintahan o live-in partner. Ngayon, kukuha tayo ng konting reaction. Reactionary lang to sa ating mga girls. Okay? Kanina pa kasi si Sharina papagmasdan ko, meron time na para naiyak siya, lumaki mata niya, na para bang apektado talaga siya. Shari, anong reaction mo? Sa akin, sir, kasi mahirap talaga, sir, maghabol sa taong hindi naman tayo yung pinipili. Aww. Hindi naman tayo mahal. Nakaka-relate ka ba doon? Dati po. Maganda nga po yan na mag-move on na lang po and maging masaya na lang po sa mga bago nilang partner. Ikaw ba, Carol? Natikman mo nang maiwan? Opo. First boyfriend ko po yung husband ko, sir. Ah, mabait naman. Sir, yung tumatanda na kami, alam mo yan, nagbabago na. People do change naman. Ah, okay. Eto, si Odette, hindi ko na kailang tanungin to. Eh, siyempre, hindi mo naman ito nagkaroon ng boyfriend. Maliban na lang, nung bata ka pa, siguro, dalagita ka pa, o nung maliit ka pa, nagkaroon ka ng boyfriend. Wala talaga, girlfriend lang ever since. Pero hindi ka pa iniwan ng girlfriend. Ay, hindi. Alam ko to si Odette, eh. Eto, simulang maliit pa to si Odette. I mean, nag-umpisa pa lang itong magdadalaga. Ang daming girlfriend ito, siya ang palaging sinasaktan. Kinukurot, sinasambunutan, pero hindi siya lumalaban. Mabait to. Kasi nga naman, ganun si Odette magmahal, wow, ng kapwa. Diba? Opo. Opo, oh. Opo, sir. Tama. Lahat ng kanyang mga nagiging karelasyon, binibigyan niya ng Mio. Hello, Ma'am Ruby. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Tanong ko lang po, ma'am, no? Willing na po ba at ready na po ba kayong mag-move on? Opo, ma'am. Basta, ma'am, ang mahalaga sa akin yung kapakanan po ng anak ko. So, sabi ko po sa kanya, ma'am, aalis sila ng bahay, mangupahan sila, basaw sila sa bahay, titira. Kasi po, hindi po talaga maganda yung ginagawa niya para sa mga anak niya po. Tsaka po, sabi niya po sa akin, willing din po siya magsustento para sa anak ko po.
Ayun po, ma'am, yung kasunduan namin. Sino po ang mag-aalaga sa bata, ma'am? Hipag ko po. Siya po mag-aalaga sa anak ko for temporary po. Habang nandito pa po ako sa Singapore, kung pagtapos ang kontrak ko po, kukunin ko po siya sa kanya. Kailan po ba ninyo balak umuwi ng Pilipinas? Bali, next year po matapos yung kontrak po, tapos kukunin ko po na siya, tapos iuwi ko na po siya ng Mindanao para makapagsimula po kami ulit. Good afternoon po, Sir Celerino. Sir, kanina po nakausap ko si Ma'am Ruby at nabanggit niya po sa akin na pagkatapos niyo raw pong mag-usap kasama si Sir Raffy Tulfo, nagkaroon po kayo ng kasunduan patungkol po sa living situations po ninyo tsaka po sa mga bata. Tama po ba yun? Opo, po, tama po. Pagkatapos ng lockdown, aalis kami at yung bata iiwanan doon sa kapatid ko. Sila muna mag-aalaga. Okay lang sa akin. Ganito po sir, no? Pagkatapos po ng lockdown, tatawagan po namin kayo ulit tapos sasamahan po namin kayo sa DSWD. Doon po tayo gagawa ng kasulatan patungkol po sa visitation rights ninyo tsaka sa magiging sustento po ng mga bata. Okay po ba yan, sir? Opo, sige po. Sir Tulfo, maraming salamat po. At nang dahil sa tulong niyo, nag-ayos kami ni Ruby Jane at tumigil na po siya sa paninira sa amin. Sana marami pa kayong matulungan. Mabuhay po kayo. Hi Sir Raffy, mabuhay po kayo. Maraming salamat po dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami magkaroon ng kasunduan ni Celerino. Sana po marami po kayong matulungan na kagaya ko at maraming salamat po Sir. Mabuhay po. Okay ma'am, tatawagan ko po ulit kayo pagkatapos po ng lockdown. Okay po? Opo ma'am, maraming salamat. Salamat sa iyo, Idol Raffy Tulfo.